magandang umaga. Today is Saturday and we're out here to test yung bago nating moto vlogging setup, no? Gamit natin ngayon ang GoPro 7 at syempre ang GoPro mic adapter. At alam nyo kung anong gamit nating mic. Ang gamit natin ay Samsung earphone. Tama, yung freebie lang na earphone doon sa pag bumili ka ng cellphone, di ba? May kasamang earphone yun. So, lumang Samsung cellphone ko yun. Dating nabasag. So, yung earphone hindi ko na mapakinabangan. So, kesa itapon, ginamit na lang natin. Ginamit natin pang pang mic, no? Para sa ating GoPro 7. Yeah. So, bakit tayo dumating sa puntong gamitin yung Samsung earphone, no? Eh kasi nag-try tayo ng different mics, no? First natin trinay yung lav mic. Hindi maganda yung register niya, no? At pag medyo nasa high speed ka na, nagbe-break na siya. So, pagtrambo ka ng 60 to 70 pataas, yung register niya, halos hindi mo lang masyadong marinig na maayos kasi nagbe-break na siya. So, dinuaway natin yung lamp mic na trinayin natin yung Boya MM1. So, sa Boya MM1, ganun din. Pag medyo high speed na, nag-break siya. Yung wind noise, hindi na rin tolerable. Tapos, pag nilagyan mo naman siya ng dead cat, ang tulog naman niya hindi maririnig yung boses mo. Ang naririnig yung makina. So, hindi ko alam, for some reason, ganun yung ganun yung register niya. So, trinay natin ngayon. Samsung, no? Samsung na earphone. So, ayun, sa pag-try natin, ang ganda lang register niya, no? Hindi mo kakalangin na earphone lang yung ginamit natin, no? Yung mouthpiece niya, binalutan lang natin ng styrofoam, tapos binalutan natin ng masking tape, tapos ayun na, okay na. So, ipapakita ko sa video kung paano ako ginawa, no? Talagang DIY, walang halong gastos, at napakabilis yung setup, at napakaganda ng kanyang register. So, yeah, itatry natin sa high speed, sa traffic, at itatry natin yung register nung or yung kanyang audio output, no? Recorded audio. Yan. So ako personally happy ako doon sa result. More than happy ako doon sa result nung kumpara sa Boya MM1 at sa lav mic. So sa mga hanggang ngayon ay problema pa rin yung wind noise at hindi pa rin kayang gawa ng paraan, ito yung pinaka the best na solution na pwede kong i-recommend sa inyo. Kasi bukod sa maganda na yung register niya, mura, di ba? Kung merong Samsung earphone dyan or any other earphone na pwede nyong gamitin, edi okay na. Hindi mo na kailangan bumili ng kung ano-anong mic pa, di ba? Tapos kahit hindi maganda yung pagkabalot mo, hindi mo naman siya makikita kasi itatago mo naman siya sa ilalim ng helmet, di ba? Ayan. So wait lang, may truck. Nakakatakot. Hopeless na ako nun hindi gumana yung lav mic, hindi gumana yung Boya MM1. So sabi ko, baka gamitin na lang natin yung or bumili tayo ng purple mic. Sino kaya bubusin na sa atin? Ha? Bomba? Ayos! Sama ka sa vlog! Akala ko kung nagpapabomba lang pala.
ayos. gusto lang ata niya marinig. So wala, hindi tayo nakaano ah, naka-stock excess tayo. Kompleto lahat 'yan. Stock lahat 'yan. Meron pa tayong ano, catalytic converter. So walang nagalaw. So kung ano narinig yung rev bump kanina, stock 'yon. Ayan. Kumusta ang audio? Very good, very nice. So ayan, so after many tries, ito na yung perfect solution para sa wind noise ng ating motovlogging setup, no. Nag-try na tayo ng different mics, no. First, na-try natin yung lav mic. So pag nasa 50 to 70 siya na takbo, medyo nag-break na siya, no. And then next na trinay natin yung Boya MM1. So same din, nag-break din siya during high speed. Tapos pag inagyan mo naman ng dead cut, ang na-register na tunog yung sa makina ng motor at hindi yung boses natin, no. So nag-try ako, experiment lang naman eh. Itong ano, old Samsung na earphone, no. So walang kagastos-gastos to, no. Ito yung freebie lang ito nung pagbili na cellphone na Samsung. So yeah, ang material lang na ginamit natin dito ay yung packaging tape or sorry, masking tape. Masking tape tawag dito, no. And then styrofoam pambalot ng mouthpiece. Ayan. So ginawa lang natin dahil yung Samsung earphone kasi magkaiba kasi haba nung left at saka right na earphone niya, no. Ito. Ayan. So yung sa mahaba na part, ito. Nilagay ko lang siya dito. Binalutan ko lang siya ng masking tape hanggang dito sa kabilang earphone niya, no. Yung mas maiksi sa may right side ata 'yon. Para walang dangling wires, no. And then syempre yung mouthpiece niya, binalutan lang natin ng styrofoam, tapos ni-wrap natin ng ano, ng masking tape or packaging tape, no. Ang puting ito. So yun, ito na siya. So hindi siya maganda tingnan, hindi siya presentable, pero kasi may tatago mo lang 'to sa helmet mo, eh. Ang lalabas sa helmet mo, ito na lang, no. Yung kanyang jack. So kahit hindi siya maganda tingnan, mahalaga, maganda naman yung kanyang register, no. Yung kanyang audio output. Yep, so ipakita ko naman sa inyo kung paano ko naman siya sinetup sa helmet ko. So pag-setup naman sa helmet, by the way, ang gamit natin ay Evo, no. Ayan. So sa pag-setup sa helmet, wala ka rin gagalawin, wala ka rin tatabasin, wala kang pabawasan, no. So inilabas ko lang itong ano, itong jack dito, no. Ayan. So para ito naman yung kakabit natin sa GoPro, no, sa external mic adapter ng GoPro. Tapos itong mouthpiece natin, itatago lang natin sa dito sa pinakagilid. So natatanggal kasi itong foam na to. Ayan. So itatago natin siya malapit dito sa may strap natin. I'm sorry, medyo magulo. Ayan. So kung makikita nyo, lalabas siya dito sa ibandang strap na part, no. Ayan. So ayan. Tapos pag naikabit mo na yan dyan, ibabalik mo lang ulit yung foam. And then yung extra na wires, ayan, yung mga extra na wires na to, i-cable tayo na lang natin or i-wrap natin ng another masking tape or packaging tape. Itatago lang natin dito sa gilid. Ayan, so tapos na, yun lang yun. So yung first na mic na ginamit natin, ito, no.
lav mic mo. Tapos meron siyang parang phone dito. Ayan. Hindi rin siya maganda. Though, sa slow speeds, maganda yung register niya. Clear naman siya. Ang problema ko lang kasi dito, pag tumakbo ka ng 50 to 60, pataas, wala na, nag-break na yung kanyang tunog. Then yung next na trinay natin, itong ano, Boya MM1, with or without dead cat. Natry natin to. So, sana, sipagin ako. parinig ko sa inyo yung register niya or yung recorded audio niya. So, upload ko sa isasama ko sa video natin ito. So ayan. So ito yung ano, Boya by MM1. Ayan. Ang problema ko naman sa kanya, pag naka-dead cut siya, hindi naririnig na masyado yung boses natin. Ang naririnig yung makina. Tapos pag wala naman siya dead cut, pag naka-bear lang siya ganito, masyadong malakas naman yung wind noise sa register. So hindi masyado naiintindihan yung sinasabi natin. Ayan, so na-setup na natin yung Samsung na earphone, no? At yung ating mouthpiece na lagay na natin dito sa ilalim ng ating strap, no, ng helmet. Nag-iwan lang tayo, no, sakto lang, no, para pumasok dito sa ating mic adapter or external mic adapter. Ayan, so yan yung kanyang finish setup. So dapat hindi masyadong ano, hindi masyadong mahaba at hindi rin masyadong maiksi para hindi naman siya nahahatak ng gano'n, no. Ayan, sasakto lang. So ayan, so eto na yun. Quick vlog lang siya. Para i-share natin kung anong ginawa natin sa ating mic setup. So kung nagustuhan nyo yung ating mic setup at kung may natutunan kayo or kung nainis man kayo or kung ano, pa-comment na lang, no, sa comment section para alam natin kung ano yung ang ginawa natin tama, ano rin yung nagawang mali para mag-improve tayo sa next content natin. So anyway, sana nakatulong ako sa kung sa tingin mo nakatulong ako sa ating mga aspiring motovloggers or vloggers, pa ma-subscribe na lang sa channel natin. Thank you.